Pinangangambahan ang natrap sa loob ng abandonadong sasakyan ang magkapatid na natagpo ang patay sa loob nito sa Santo Tomas, Pampanga. Una pa raw inakala ng ina ng dalawang bata na nasa poder lang ng ama ang mga ito nang hindi na nakauwi. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pangi ang mga pares ng tsinelas ng kanyang dalawang anak na lalaki, ang alaalang yakap ng nanay na ito. Wala ng buhay ang dalawa niyang anak na sa edad 5 at 6 na taong gulang nang matagpuan kahapon ng mga pulis sa isang abandonadong sasakyan sa barangay Moras de la Paz sa Santo Tomas, Pampanga kahapon. Sabado raw nung huling nakasama ng ina ang dalawang anak sa kanilang bahay. Pinakain ko sila tapos lumabas na para maglaro. Umuwi naman eh. Ba't hindi sila umuwi? Ang alam ko, kinuha ng tatay niya. Sobrang sakit. Inakala raw ng ina na kinuha ang mga bata ng kanilang tatay na nakatira sa barangay Kutud sa San Fernando, Pampanga. Kaya hindi raw nag-alala ang ina nang hindi umuwi ang mga bata kinagabihan. Hiwalay na ang mga magulang ng mga bata at madalas daw talagang kinukuha ng tatay ang mga bata nang hindi nagpapaalam. Pero sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na hindi naman nakipagkita ang mga bata sa kanilang tatay. Sabi ng tatay nila, last month kinuha daw niya yung bata. So pinapaalam na daw naman niya na kukunin niya. Tapos malayo po kung lalakarin ng mga bata, hindi po nila alam yung saan nakatira yung tatay nila. Maaari raw naglaro ang mga bata sa sirang sasakyan kung saan sila natagpuan. Nakaparada ito sa open parking malapit sa bahay nila. Yung sasakyan naman is matagal nang sira. 2 years na siyang naka-stuck doon. Tapos na-check namin kanina nung binuksan namin yung sasakyan is sira na yung mga handle sa loob kung paano mabuksan. Kaya pag nakapasok ka talaga doon, di mo siya mabubuksan. Base rin sa investigasyon, isang residente ang nakalanghap na masangsang na amoy mula sa nasabing sasakyan. Kaya inireport niya ito sa mga pulis. Pagbukas sa kotse, doon na tumambad ang naaagnas ng bangkay ng dalawang bata. Natagpuan ang mga labi sa unahang bahagi ng sasakyan. Isinailalim na sa autopsy ang mga bangkay para matukoy kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga bata at kung may foul play sa nangyari. Iuuwi sa bahay ng kanilang tatay sa Kutud ang labi ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.